kasanuhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Katulad ng patuloy nating ginagawa araw-araw, ating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga may sakit na cancer. Kasama ng ating pagdarasal sa mga may sakit na nasa kani-kanilang tahanan na nakasusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng mahal na ina, atin pong hinihingi ang kanilang pamamagitan upang dinggin ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ganon din po, ating ipinagdadasal ang lahat ng mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito. Intensyon niyong lahat na naririto at wala dito na deboto ni Santo Padre Pio. Ganon din po ang intensyon ng Santo Papa at ng mga obispo ng Pilipinas. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong alalahanin ang lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Humingi tayo ng patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na dahil sa ating pagnanais na pag-impok ng kayamanan dito sa lupa, nakalimutan nating pahalagahan at pag-impukan ang kayamanan sa langit dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias,
sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Okosiyas ay naitakas ng tiya niyang si Hosaba na anak ni Haring Huram at kapatid ni Okosiyas. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinalayan niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Hoyada ang mga pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa lahat sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniuutos sa kanila ng saserdoteng si Hoyada. Isinama nila kay Hoyada ang kani-kanilang mga tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Hoyada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at ang pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar na tirahan ng hari. Inilabas ni Hoyada ang prinsipe, kinurunahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at itinilagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar, tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Hoyada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Hoyada ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, saserdote ni Baal. At si Hoyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ng Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala.
matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may mga nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ng pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Wala po akong nakikitang masama na mag-impok. Lalo na kapag kayo ay umiidad na. Sapagkat mahirap ang walang impok kapag ka ikaw ay nag-retire. Kultura nating mga Pilipino ang hindi lamang magkaroon ng kahit kaunti kapag tayo ay umiidad na. Ayaw din nating umasa sa mga taong mahal natin sa buhay. Ayaw din nating maging pabigat. Diba sinasabi ng matatanda? Tatandaan ninyo, huwag kayong magiging pabigat sa inyong mga anak para sila ay magkaroon din ng buhay apart from your family. Ganyan ang naririnig kong sinasabi ng matatanda sa una. Dahil alam nila na unang responsibilidad nila ang kanilang pagtanda.
Kaya nga, maganda rin na dahan-dahan tayong tinuturuan ng pamahalaan ng ganyang kaisipan. Merong mga inio-offer ang pamahalaan na MP2 savings. Merong inio-offer na SSS additional investments para kahit papaano, habang bata pa, ay natututunang magtipid at mag-impok para sa kinabukasan, para sa retirement. At mahalaga po yan. Isipin nyo, pag wala kayong impok, kayo ay nagkasakit. Ang hirap, titiisin na lang ang sarili sa sakit dahil walang maipagpagamot. Isipin ninyo, pag kayo ay walang impok, gusto ninyong kahit papaano ay makapasyal, pero wala kayong kakayahan. Mag-iintay na lang ng yaya ng anak na hindi ninyo alam kung kailan. Wala naman akong nakikitang masama sa pag-iimpok. At tila baga, sa unang pagtingin, pag tiningnan natin ang mabuting balita, ay ganyan ang mensahe. Pero pag pinalalim natin ang ating pangunawa sa banal na kasulatan, hindi against ang Panginoon sa pag-iimpok. Saan siya against? Against siya kapag ka ang pag-iimpok natin ay umagaw ng ating puso para sa Diyos, na para bang doon na umiikot ang ating buhay to the point na kahit yung mga labag sa utos ng Diyos, ginagawa natin para lang mapaghandaan ang ating kinabukasan. Nanyayapak na tayo ng karapatan ng iba. Ginugulangan na natin, sa salitang Batangin nyo, ginugulangan na natin ang iba para lang tayo makaipon. To the point na pati ating karanasan sa Diyos at ang Diyos ay binibili natin, yun ang masama. Kung ang puso natin ay nagiging makasalanan dahil sa paghahangad natin na magkaroon ng kayamanan na siyang naglalayo sa atin sa Diyos, yun ang masama. Pero yung iplano natin ang ating kinabukasan dahil sa ating pagtanda, ay wala namang masama dyan. At ang mga bata, as early as 13, 14 years old, dapat tinuturuan na ng ganito. Pero may kasama yung pangangaral na ano? Na huwag. Magiging sentro ng kanilang buhay ay ang pag-iimpok ng kayamanan. Sapagkat merong mas mahalaga dyan. Ang mas mahalaga dyan ay ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Na dapat nating pag-ingatan habang tayo'y naglalakbay papunta doon, na ang puso natin ay maging so much preoccupied with accumulating wealth to the point na hindi na natin kilala ang Diyos. To the point na binabaliwala na natin ang gawaing makadiyos na siyang yaman natin para marating natin yung kabilang buhay. Yun ang masama. Yun ang aayaw ng Panginoon. Pero yung paghandaan natin ang ating kinabukasan, na ang sentro ng buhay natin ay ang Panginoon, hindi yun masama. Sapagkat lahat tayo'y tatanda, kailangan natin ang pambili ng maintenance medicine. Kailangan din natin na kahit papaano, nakakahikap-hikap at nakakagala tayo para sa ating emotional, spiritual, and mental health. Mahalaga po yan at kailangan natin ng impok para magawa yan. Kailan ito nagiging masama, sinasabi ng ating Panginoon? Kapag ang pag-iimpok natin ay nagiging daan para ang puso natin ay mapalayo sa Diyos.
Yun ang masama. Bakit kailangan nating pag-impukan ang kabila? Ay napakalinaw ng dahilan upang tayo ay makarating sa tunay nating tahanan. Dahil hindi naman tayo para dito lamang. Tayo ay para sa kabilang buhay. Pilgrims lamang po tayo dito sa lupang ibabaw. At napakalungkot sa buhay natin kung sa paglalakbay natin ay hindi natin mararating ang tunay na kaharian. Kung hindi natin mararating ang langit na siya naman nating paroroonan dahil sa ating kasakiman. Dahil ang puso natin ay kinaina ng makamundong pagnanasa at pagnanais. Kaya napakahalaga po na habang tayo'y pinaghahandaan ng pagtanda at kamatayan, dahil yan po ay realidad ng buhay natin, ang puso natin ay nag-iimpok ng yamang makadiyos para tayo'y makarating sa tunay nating tahanan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, yan ang ating pagsikapan. Yan ang ating pagsumikapan upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos at hindi lamang maging kalugod-lugod sa Kanya upang marating natin ang tunay nating tahanan habang tayo'y naglalakbay dito sa mundong ibabaw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog, katulad ni San Luis, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na mamanalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa,
nanatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa. Sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan na tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So
para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumbay katarungan sa naapi at kalungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatitinialay. Buhay na ganap ang samit kaloob at pagsasalo walang hanggan at pagsasalo walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauluran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingata ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito.
sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikaanim ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tanda ng kanyang kaharian.